What can you say? What is your comment about this latest announcement po from the Presidential Electoral Tribunal? Kami ho ay kagaya ng statement na ipinalabas ho namin kaninang tanghali, kami ay natutuwa sapagkat validated yung aming another course of action, yung sinasabi nilang hindi naman daw kasama talaga sa aming election protest. Yan nga ho ay yung setting aside the annulment of the election results in the provinces of Lano del Sur, Basilan, and Maguindanao. Magkaganon pa man, kami rin ay with extreme reservation at nalulungkot sapagkat ipinasa na naman yung usapin sa Comelec. Eh, hindi ho namin maintindihan bakit kinakailangan mag-comment on Comelec. Tapos na po sa aming hong pananaw, sa aking pananaw, tapos na po yung usaping yan eh. Sapagkat yung jurisdiction po ay talagang nasa Korte Suprema, sitting as the Presidential Electoral Tribunal. Pangalawa, malinaw din ho, napumasa kami doon sa test ng Rule 13 ng Rules of Procedure ng PET pagdating sa sufficiency in form and substance. Kaya nga ho nagpatuloy itong election protest na ito hanggang sa ngayon, matapos nga ho natin yung manual recount and judicial revision doon sa tatlong pangunahing probinsya. Ang hinihingi lang namin ng huli, last year pa ho ito, atayang pangdinig na doon sa aming manual recount and judicial revision and aming second course of action, ito nga ang annulment of election results in the provinces of Lano del Sur, Basilan, and Maguindanao. Sapagkat, hearing you, Peter, and Pat, talagang concerned din kami dahil we feel that itong pinaglalabanang posisyon ay napakaliit at napakanipis na panahon na lamang po ang natitira. Yes. And we feel that our election protest is really under serious threat of becoming moot and academic. Mm-hmm. Because eventually, we might be overtaken by events that would lead to 2022. Nandyan yung filing of candidacy. Nandyan That's right. Yung proper at nandyan din ho yung election itself come May 2022. Oh, okay. Okay, so which means na ang cut-off date niyan, when the filing of the certificate of candidacy arrives, ano po, when wala na, you will have to choose, right, to abandon the protest and file if you need to file, or ano po bang balak ng kapo ni Senator Bongbong? Yung pagpa-file po, hindi naman ho doon magiging mutin academic. Ang ibig ko lang sabihin mutin academic, these events will become very, very fast. Things will move very, very fast, especially beginning of January of 2021. Mm. Pag inabutan po tayo ng election season, alam naman nating lahat na pagka nag-election season na dito sa atin, tila natitigil ang lahat ng gawain. Ngayon, yung tanong po ninyo na ano ang plano, definitely Senator Bongbong Marcos will be seeking a national position come 2022. Oh. But nasabi ko po yan, ang tunay na batayan po ng aming seriousness. Uh-oh. Natapusin at panagutin ng Mandaraya ng huling 2016 election, he has all the opportunity to run last 2019 election. Pwedeng mag-senador, pwedeng mag-governor, pwedeng mag-congressman, kung ano mang posisyon. Subalit upang patunayan ang aming sinseridad at ang aming seriousness dito sa kasong ito, pinagpaliban po yan ni Senator Bongbong Marcos. And we just have to carry on kung ano man ho ang iba to sa aming mga balaki dito sa aming pagpupursige sa aming election protest. Oo. But Attorney Vic, I mean, yun na nga, no, 2020 na, patapos na nga yung taon natin. Doesn't Senator Bongbong feel that it's already a lost cause? Is he still going to fight this till the end, even if it means, you know, a few months na lang that he will be able to sit as VP, if ever pa he will be proclaimed as the new VP? Eh, kagaya po nung aming i-finale itong election protest, klaro po yung mga pronouncement ni Senator Bongbong Marcos na aming tatapusin ang labang ito regardless of the outcome. Sapagkat ang labang ito ay hindi lang naman niya laban eh. Ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino upang malaman yung totoong resulta at kung sino ang tunay na nanalo bilang pangalawang pangulo noong 2016 election at aming papanagutin ang mga nandaya ng 2016 election. Okay, partner. Eh, mukhang meron naman kayong at least there's an agreement on one matter, ano po, dahil pareho yata kayong
your sabi nga ng kampo ni Senator Bongbong Marcos, it views with extreme reservation the recent development of the electoral protest as it added another layer that would cause tremendous delay in referring the matter to OSG and Comelec. So I think the camp of VP Leni also feels na lalong magiging madedelay itong usapin na ito na apat na taon na ito, hindi ba? So what is ano po ang ano ninyo? Ano po ang inyong move to counter this? Meron pa ba kayong magagawa or we just have to go through the process as enunciated by the PET? Eh, gabi ho, tutup din po namin kung ano yung sinasabi nung kautusan ng PET sapagkat ang inuutusan naman ho doon ay ang Comelec at ang OSG within a non-extendable period of 20 days and thereafter kapifurnis ho kaming mga partido at binibigyan din kami ng non-extendable period of 15 days to file the necessary pleading in reaction to doon sa ilalamanin ng kanilang komento. Okay. So let me clarify po, attorney. No, so kung tatakbo si Senator Bongbong sa isang national position, does it automatically mean na kailangan niyang i-abandon itong protesta na ito? Following the Miriam Santiago doctrine, hindi po. Hmm. Sapagkat yung mere filing of the certificate of candidacy, hindi naman po nangangahulugan na abandonment po yun. Doon po sa kaso ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago, ang naging period or point of reckoning ho, eh nung nag-oath na siya at nag-assume na nung posisyong kanyang tinakbuhan. Ang sinabi po doon ng korte, incompatible offices daw po yun. Sapagkat kumandidato siya bilang presidente, yun po yung basihan ng kanyang protesta at nanalo siya bilang senadora at manunumpa bilang senador. Tama naman, sapagkat yung presidente ay in the executive department at ang pagiging senador ay nasa legislative department of the government. So which means na ito pong protesta na ito ni Senator Bongbong can actually go beyond the term of the VP in 2022? Hindi ho. You cannot go beyond the term of office ng pinaglalabanan. Mm-hmm. Kaya nga po, so ma-extinguish itong protesta na ito. Magiging mutin academic tapos po ng termino nitong 2016 to 2022 Vice President. Okay, Attorney, before we wrap this up, I'd like for you to react po if you can. Medyo mapipreempt ko na yung kampo ni VP Leni dito pero sabi nila, we fully believe that the High Tribunal will uphold Vice President Leni Robredo's victory as seen in the 2016 results and in the recount of ballots. In 2016, our lead was 263,473 votes. And after the recount, our lead increased to 278,566 votes. End of quote. What is your reaction po, attorney? Wala naman hong basihan yung figure na yan. In fact, hindi naman ho yan yung final. Sapagkat the parties were never given. We were never given the opportunity to rebut those figures na sinasabi ho ng kampo ni Mrs. Robredo. So wala hong malinaw, concrete and solid findings ang court patungkol sa mga figure na nagbunga po noong initial manual recount and judicial revision for the three pilot provinces. Okay. Attorney Vic Rodriguez, thank you very much. Thank you very much, Attorney Vic. Maybe you wanna stand by para marinig niyo yung susunod naming panayam naman with Attorney Beng Sardillo. Attorney Vic, thank you so much po. Salamat din po. Salamat sa pagkakataon. Thank you. Okay. Attorney Beng Sardillo, can we welcome you now dito sa Pasada po? Good afternoon, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon din, Attorney Vic, Pat, and Arthur. Ayan. Attorney Beng, go ahead, partner. No, I was just going to ask also the same question, no, Attorney Beng. What is your reaction regarding this announcement po ng PEP? Do you welcome this or do you think this is already parang too tedious already? It's just prolonging. Ano pong masasabi niyo po dito? Attorney of Beng. The presidential Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you now. Okay. Yes.
Okay, we welcome the latest resolution of the Presidential Electoral Tribunal kasi since naman po, I think last year, ulit naman namin sabi na kung pag lang natin ang hindi lang ng Presidential Electoral Attorney Beng, meron medyo nagiging choppy yata. Yes, o. Pakiulit po, Attorney Beng, please. Medyo naging choppy po yung signal ninyo. Opo. Paulit po simula. Nako, Attorney Beng, we cannot hear you. Ayan. Ayan, muna, wala isa, na. Sige. Ano na lang, audio na lang. Sige. Okay, sige. Po, go ahead, Tin. We welcome po yung naging resolution ng Presidential Electoral Tribunal. Ang naging posisyon naman po namin simula po noon na kung pagbabasihan lang natin ang rules ng PET at hindi lang ng PET, pati Comelec, HRET at ng SET, kahit po sa Regional Trial Court, pag pinag-uusapan ng protest, ang jury, ang protestant, ay dapat na di-dismiss na yung kaso. Mm. Okay. Sabi po ninyo sa inyong statement, Attorney Beng, na you welcome this latest assertion by the tribunal ano, on the validity of our second cause of action calling for the annulment of the election results in Lanao del Sur, Basilan, and Maguindanao as separate and distinct from the manual recount and judicial revision. Ngunit, meron po kayong pasubali at binanggit ninyo na notwithstanding such affirmation, we view with extreme reservation the route chosen by the justice in charge. Exactly po, what do you mean by this? I think yung statement po yan ay galing po kay sa kampo ni Ginoong Marcos, kay Attorney Vic Rodriguez. Oh, okay. I'm sorry about that. Okay. Anyway, so are you saying na wala po kayong such reservation, ano? On the so-called route by chosen by the justice in charge? Wala naman po kasi paulit-ulit naman po tayo na kung ang pagbabasehan lang natin ang existing na rules at saka ang mga naging desisyon ng Korte Suprema pagdating po sa protesta ay ma-affirm ang pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo. At nakalimutan din po atang nabanggit ni Attorney Vic kanina na kung pagbabasihan yung recount na sa resolution ay ang panalo po ni Vice President Leni Robredo ay tumaas from 263,000 naging 278 after ng recount ng pilot precincts na pinili din po ni Ginoong Marcos. Oo. Parang ano po ito, Attorney Beng, from an ordinary onlooker, ang tagal-tagal na nito, hindi po matapos-tapos, malapit nang mag 2022, napakalaking crisis na tayo, pero ito pa rin po ang it's dragging ang tagal. Sino po ba dapat talaga ang is it the PET that's supposed to render a final decision? And what's keeping them from rendering a final decision po? Yes, it's actually the PET po who has jurisdiction, nasa kanila ang kaso. Ito po yung purpose kung bakit sinimulan at nilagay sa rules ang pagpapilot ng mga probinsya. Kahit sa Comelec po, meron din tayong tinatawag na pagpapilot ng presinto. Ibig sabihin, papipiliin yung protestant o yung natalong kandidato, mamili ka kung alin dyan sa mga lugar na yan ang sinasabi mong dinaya ka at kung maipakita mo na may pandaraya at naapektuhan ng pagkapanalo at maapektuhan ng pagkapanalo ng prinotesta mo, doon magtutuloy ang kaso. Kaya po tayo may piloting para nga mapaikli ang proseso. Uh-huh. Ang nangyari po dito is pagkatapos lumabas ng sa revision na walang
hindi nakalamang si Ginoong Marcos, gusto niyang lumipat ngayon. Kaya din tumatagal po yung kaso. Ah, kasi Attorney Ben, kanina Attorney Vic mentioned, no, na yung sinasabi ninyong lumaki pa yung lead ninyo, no, from 263 naging 278. Sabi niya, hindi naman daw nila na validate 'yon. What can you say about that? It was never presented to them. Mawalang galang na ako kay Attorney Vic. Siguro po sa tagal na panahon, meron pong resolution ang Presidential Electoral Tribunal no October 15, 2019, nasa resolution po kung ano ang naging findings during the revision. Mm-hmm. At sinabi na dito sa resolution na ito na ang lamang po ni Vice President Robredo ay tumaas pa from 263,473 to 278,566. Ito rin po ang naging basehan, ito rin ang nilalaman nung memorandum na final din po ng kampo ni Ginoong Marcos. Okay, may binanggit din si Attorney Vic kanina, Attorney Beng, na ang gusto lang nila ay magkaroon na ng final decision. And of course, they're hoping na ang mananaig ay ang protesta ni Senator Bongbong. At dinagdag niya na at dapat ay ma-penalize o maparusahan yung mga nagkamali. I don't know what he meant by that, but is it something that might be injurious legally to VP Leni? Ulitin ko na lang po. Doon sa tatlong probinsyang pinili po ni Ginoong Marcos ang Camarines Sur, Iloilo at Negros Oriental, nung binuksan, nandun po ang representatives ni Ginoong Marcos, wala naman pong nakitang dayaan na nakaapekto doon sa resulta ng eleksyon sa pagka-vice presidente noong 2016. So kung may sinasabi siyang pandaraya, yung resulta po ng revision doon sa tatlong probinsyang pinili po ni Ginoong Marcos ay wala pong nakitang dayaan kasi tumaas pa po ang lamang ni Vice President. Mm-mm. Okay, with your indulgence, Attorney Beng, okay. Nandito pa rin naman si Attorney Vic. Can you have a quick rebuttal as far as that's concerned, Attorney Vic? Thank you Peter. Let me just clarify that respectfully, Attorney Ben, that's a big fat lie dahil yung sinasabi nilang figure na di umano'y tumaas ang boto, nakalimutan po nilang sabihin conveniently, itinatago po sa publiko, na yung po yung isinulat nung dating justice in charge sa kaso at yung po yung iprinisinta sa Korte Suprema, sitting en banc as the Presidential Electoral Tribunal. Ano po ang naging resulta? 11 tuho, 11 yung nagbasura nung draft na yon at dalawa lang ang bumoto para doon. Kaya ko sinasabi, hindi naman napagtibay yung mga figures niyan. Kaya alam ho ninyo, ilang beses na ho kaming pinapatunayang tama ng election protest na ito. Unang-una, yung sinasabi nila na yung manual recount and judicial revision, ibinasura po ng Korte Suprema yon eh, yung 11-2 na ang sabi nila i-dismiss na yung aming kaso. Pangalawa, itong sinasabi nila nagpapalit ho kami ng course of action, hindi po. Kaya nga po ang statement ko is we welcome this latest assertion. Ang tribunal o Korte Suprema na ho ang nag-assert na tama ang inyong course of action number 2, yung annulment of the election results in the provinces of Lano del Sur, Basilan at Maguindanao. Kaya lang ibinato doon po sa Comelec. Kaya ako po sinasabi, Peter, na meron kaming extreme reservation. Sapagkat hindi ko humaintindihan bakit kinakailangan kunin yung longer route or sinuous route ng justice in charge. Pwede naman tayong dumiretso na sa technical examination and forensic investigation. Bakit okay, Attorney Vic. Sa Comelec? Okay, Attorney Vic, let's give a chance na for Attorney Beng to react. Attorney Beng, please. Unang-una po, siguro kailangan revisahin at balikan ni Attorney Vic yung resolution. Nasa main decision po yun noong October, yung na hindi naman na in-adopt noong 11 justices kung ilan ang naging lamang at itinaas ng lamang ni Vice President Robredo. And I think it's premature to talk about
the annulment of the results of the election in the three provinces. Bakit po? Kasi tinitingnan natin yung resulta ng revision at ang Rule 65 ng Presidential Electoral Tribunal na ang sinasabi ay kung walang mapakitang recovery ang protestant, pwedeng i-dismiss ang kaso. So I think it's putting the cart ahead of the horse. Kung sabihin natin, o dumiretso na tayo dun sa annulment of elections, eh wala pa naman pong napapatunayan na nagkaroon siya ng recovery. In fact, natalo nga siya ulit doon po sa bilangan na nangyari doon sa recount. Pangalawang beses na po na ang resulta ay panalo po si Vice President Robredo. Okay, Attorney Beng, thank you for accommodating us.